Plus News Update. Sa ating mga balita, tatlong NPA patay sa engkwentro sa Iloilo. Higit 4.7 million pesos halaga ng shabu na samsam sa joint bypass op sa Cebu. Chacha plebiscite at 2025 midterm elections maaaring pagsabayin ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Inila ang pondo para sa pagpapaunlad ng mga pasilidad pang kalusugan tumaas. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tatlong miyembro ng New People's Army o NPA ang napaslang sa isang encounter ngayong araw sa Barangay Torokadan, San Joaquin, Iloilo Province. Ayon sa ulat ng 61st Infantry Battalion, inatake ang kanilang tropa ng armadong grupo habang nasa gitna ng focused military operations. Di kalaunan, nagkaroon ng bakbakan sa pagitan ng dalawang panig. Nagresulta ang labanan sa pagkamatay ng tatlong communist NPA terrorists at pag-iwan ng limang high-powered firearms. Matapos ang bakbakan, nagkaroon ng clearing ang mga tropa sa kampo ng mga nakasagupang NPA. Base sa trackings, lumalabas na nasa 20 katao ang namalagi sa naturang kampo. Mahigit 4.7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng pulisya sa joint bypass operations ng City Drug Enforcement at Intelligence Units ng Cebu City Police Office o CCPO. Timbog ang lalaking suspect na kinilalang si alias Mike, 29 na taong gulang, residente ng Gutlang, Aragao sa Cebu. Batay sa ulat ng pulisya, ang nasabing high-value individual ay kaya magbenta ng nasa 500 hanggang 1,000 grams ng illegal na droga sa lugar kada linggo. Nasamsam sa suspect ang 705 grams na hinihinalang shabu na may standard drug price na 4,794,000 pesos, bypass money at itim na sling bag. Nahaharap siya sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Makakatipid ng 13 billion pesos ang pamahalaan kung pagsasabay ng plebisito ng charter change at ang 2025 midterm elections saad ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Sa isang statement, pinabura ni Zubiri ang panukala ni COMELEC Chairman George Garcia na pagsabayin ng eleksyon at plebisito sa pag-amyenda ng 1987 Constitution. Idiniin ng Senate President na kailangang i-maximize ang paggamit ng bawat piso dahil limited ang resources ng bansa. Ngunit kung tatanungin si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, isang malaking pagkakamali umano na pagsabayin ng dalawa. Giit ni Hontiveros, tutol siya sa charter change. Kahit economic o political provisions pa ang mga ito, kahit sa pamamagitan pa ito ng Constituent Assembly o sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa kasalukuyan, parehong pinag-uusapan ng Senate at House of Representatives ang resolusyon para sa amendments ng economic provisions ng Charter. Tumaas ng 6.6% ang inilaang budget para sa pagpapaunlad ng mga pasilidad pangkalusugan sa bansa para sa taong 2024, batay sa pahayag ng Department of Budget and Management o DBM. Mula sa 26.81 billion pesos na pondo noong 2023, umakyat sa 28.58 billion pesos ang ilalaan para sa implementasyon ng Health Facilities Enhancement Program ng Department of Health o DOHHFEP sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Ayon sa kagawaran, gagamitin ang nasabing pondo para sa konstruksyon, upgrade at pagpapalawak ng government health facilities sa buong bansa, maging sa pagbili ng hospital equipment at medical transport vehicles. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.